Hi guys, so this would be our featured adenium for the week. Thousand LOTUS. So, bali, multi-petal siya, 3 sets yung petal niya. First bloom niya, bali ang petals niya is combination of red sa gitna with purple and black sa gilid. Tapos may black line. Ito yung night shot niya. Bali, pakita ko na rin yung bloom niya. First day. Bali, today yung second day niya. Actually, oras lang pagitan, pero nagbago kagad yung pattern ng petals niya. Okay, so again, our featured adenium for this week, 1,000 LOTUS. Okay, so let's go ahead and watch the main video. Hi guys, so ito naman ako si Aboy. Maraming muling salamat sa pag-silip sa aking vlog. Today ang package na dumating sa atin is isang set ng mga variegated na adenium. So, ito na sila. So, ano nga ba yung variegated? Ito yung mga may anomaly or kakaiba sa dahon. Sometimes, spot na iba kulay. Normally, di ba ang mga dahon, green. Ito may either spot na yellow, white, or minsan nga purple or maroon. So, buksan ko na sila. Pakita ko sa inyo. So, ang package natin ito is galing season Pangasinan. Kasi siya nasa bago kong lamesa, mas mawagas akong palo sa dati. Sira na kasi yung isa. Laging naiiwan sa ulan. Ito naman, may nakakita ko sa online store. Naka-sale siya. $199 lang bili ko. Kaya lang ako rin nag-assemble. Buksan ko muna silang lahat. At ibababad din natin siya sa water na may rooting hormone for around 15 minutes. Sabay natin silang itatanim. Itong nakita niya nga pala, itong bakso pagkalaki-laki. Pero yung binili natin na 4 na piraso lang. Ang nangyari kasi nito, yung branch ng courier ni seller, naubusan doon sila ng small size ng box. I decided na ituloy pa rin yung shipment kasi natanggal na sa lupa. After a week pa daw sila magkakaroon uli ng bagong small boxes. Ang problema naman ito, dahil medium size na siya, triple ang naging presyo ng shipment. So, kung order din kayo, kung naubusan ng small box, it's either maghintay kayo hanggang meron or magbabayad kayo ng additional. Tinanong din namin kung pwedeng sa pouch or doon sa plastic ilagay yung order. Tinanggihan naman ni courier kasi nga halaman siya, more likely mapipisa siya along the transit. So, no choice. Pinatas natin yung medium box. So, dahil malaki siya, pwede siguro natin lagyan ng mga ibang gamit. Yun na lang siguro ang consideration natin sa box na to. Okay, so eto na ang ating mga variegated na adenium. Snow Queen. Okay, ang variegation ng dahon niya is
Actually, huwag niyong pasanin yung yellow. Ibig sabihin na medyo nabublock na siya. Pero, yung ano niya, yung dahon niya, may lining na white. Next is Cherry Crunch. Yung variegation naman niya is para siyang map na white. At yung back naman niya is purple. May purple. Compare dito kay Variegated Marble. White spot din siya, pero sa likod, hindi siya purple. Ito, parang may combination ng purple siya tsaka white spot. And finally, si Nilla Can. Ang kakaiba naman sa dahon niya is yung, makalimutan ko tawag dito sa pinaka stem sa likod, medyo maroonish siya. Tapos yung dahon niya, hindi siya pure green, medyo purplish. Actually, sinila ka ng reason bakit ako nakabili ng isang set ng variegated varieties ng Adenium. Nag-post siya sa group page. Nagbebenta nito, nakita ko. So nag-message ako kay seller. Naisip akong tanongin dahil may variegated siya kung meron siyang ibang mga variegated na denium. Huwag mahihiyang magtanong. So, rinumanag siya sa garden niya. Meron naman siya nakitang additional tree. So, kinuha ko na siya. Bababad muna natin siya, sila. So, actually, while we're waiting for the 15 minutes time ng pagbabad dito sa ating mga Adenium seedlings, prepare ko na rin yung pot natin. Ito yung ating pot. Galing din akong tabang last time. Nakabili ko ng double rock. Size niya siguro around mga 25 cents yung sand. Compared sa mga dati natin nabibili online, maliit, mga mongo size. So gagawin natin para siyang sandwich. Yung ilalim, gamitan natin ng, lalagyan natin ng lava rock for drainage. Tapos yung soil mixture natin, loam soil, garden soil. Tapos this time, hinaluluan ko siya ng konting buhangin din. Regular buhangin lang siya, S1 na nabis na. Ratio siguro around 40% ng garden soil at loam soil at 20% ng ng soil ng sand or ng buhangin. Alam mo, medyo mababago pa yung ratio na yon kasi kahaluan din natin na coco peat, konti lang siguro makakalahati nito. Tapos itong pinagbabara natin, halo natin dito sa spritzer natin, nalalagyan natin ng dipping. So 2-in-1 na siya. May rooting hormone na, may dipping powder pa. Tapos siguring natin ra, dilikod na rin sa ibang laman. Okay, so ilalagay lang natin sila sa hindi naulunan. Okay, thank you ulit sa pagsubaybay sa aking vlog or pagsilip sa aking vlog kung bago lang kayo. Hanggang sa muli.